Welcome sa channel 585. Kung bago pa lang kayo rito, pakiconsider ang pag-subscribe mamaya at pakiring ang notification bell para matimbrehan kayo kapag meron kaming bagong video. Linggo ng hapon nang lumabas ko para bumili sana. Kaso, napansin ko kakaiba ang forma ng ulap. Kinawa ko ang atensyon ng mga nasa paligid ko noon para tumingal at tingnan ang ulap. Tapos, agad ko rin kinuna ng litrato at saka ilang mga video clips. Muli ko naalala ang tungkol sa HARP o yung tinatawag na High Frequency Active Auroral Research Program. Ito yung pinapag-aralan o ginagawa ng bansang Amerika noon mga 30 years na nakalilipas. Isang facility kung saan may kakayahan siyang manipulay ng ionosphere sa taas. Tapos ang epekto naman, yung pagbabago ng panahon dito sa lupa, kasama na yung mga paglindol-lindol na hindi normal. May ulat din noon na ang ibang mga mayayamang bansa ay gumagawa na rin ng katulad ng gayong facility. Kaya naman yung ilang mga nag-document noon, mahinala sila na ito ay paghahanda sa tinatawag na weather warfare. Klase ng giyera na kung saan hindi na kinakailangan ng mga pasabugan, kundi ginagamit na lang ang panahon para perwisyo ay ng kaaway. Hinahanap ko sana itong mga kumpletong mga documentation noon na nakita ko na noon pa. Pero hindi ko na sila ulit makita ngayon, wala na, parang tinanggal. May ilang din nagsasabi na hindi raw totoo yung binabanggit na kakayahan nitong HARP. Pero may mga pangyayari na hindi natin maipaliwanag. Kagaya halimbawa ng pagkakaroon noon ng tunog na hindi pangkaraniwan na narinig dito sa atin, gayon din sa iba't ibang bahagi ng mundo. Parang bakal na iniipit. So what are you hearing? Well, we don't really know. The strange sounds were heard across Terrace, BC early yesterday morning and lasted for about 10 minutes. Speculation about what caused it ranges from the aurora borealis to aliens, or it could just be a prank. But similar sounds have been recorded in other parts of BC and reported in other locations around the world. Isa pa yung pagkakaroon ng baha doon sa Saudi. Saka naman nakakita ng disyerto na binabaha. Yung naranasan ng Amerika na hindi pangkaraniwang buhawi. Gayun din yung naranasan ng China na hindi pangkaraniwang buhawi at mga pagbuhos ng ulan. Yung nangyari nung Yolanda, parang hindi rin pangkaraniwan. Ilan lang yan sa mga bagay na parang nag-uugnay dun sa tinatawag na HARP. Sa palagay ninyo, anong dahilan bakit hindi na pangkaraniwan ang mga nangyayaring kalamidad ngayon?